Golden State Warriors may 26 wins na and 6 losses. Kahit na anong pigil ng Memphis Grizzlies kay Steph, mga sir, hindi pa rin siya talaga tumitigil at gumagawa siya ng paraan upang tumira kung saan siya tumara kanina ng 46 points, may 4 rebounds, 4 assists, 2 steals, may 59% sa field goal at nakapukol ng 8 3-pointers out of 14. Sa first half pa lang, naka-establish na kaagad ng kalamangan itong Memphis Grizzlies. Pero pagsapit naman ng third quarter, doon na. Sa third quarter pa lang, bumagsak na ng 15 points sa Steph Curry at doon na nakahabol ang Golden State sa kanila. At maliban kay Steph Curry, tumala nga din si Gary Payton ng 22 points kung saan sa mga huling segundo sa fourth quarter, nakatira pa nga siya ng 3 upang ipaangat pa ang Golden State Warriors. And actually mga sir, silang dalawa lang ni Steph Curry ang nagkaroon ng double digit na score. Yung iba si Green may 8 points lamang, Looney may 6 points at Porter Jr. may 8 points, pero malaking bagay din ang hustle and bustle ni Juan Toscano-Anderson. Maasahan mo sa rebound at hindi talaga takot na umatake sa loob. At sa kabilang banda, nagpakita rin ng magandang laro itong Memphis Grizzlies. Nagtala si Morant ng 21 points, si Bane may 12 points, Jackson may 20 at Melton may 20 points. At overall, ang panalong ito ay napaka-importante nga para sa Golden State dahil 3 manalaro ang wala sa kanila at yung mga players pa talaga na nagkakaroon ng big contribution. Pero so far, good job para sa Warriors at good job rin para sa Memphis Grizzlies. At samantala sa ibang balita, mas ginandahan palalo ni Kemba Walker ang kanyang performance kanina sa kanilang laban kontra Washington Wizards. Sa halftime pa lang, siya ay tumala na kagad ng 28 points sa loob ng 21 minutes. Pero sa badang huli, sila ay kinapos at nanalo ang Washington Wizards 117-124. Pero sumatotal, yung 28 points kanina ni Kemba Walker ay naging 44 points. May 9 rebounds, 8 assists at nakapukol ng 7 3-pointer. So far sa kanyang pagbabalik, siya ay bumabagsak ng mga disinting numero dahil nga matatandaan na siya ay tinanggal sa rotation dahil siya lamang ay nag-average ng 11 points at mababa yung kanyang plus minus. Pero sa ngayon, isa lang ang masasabi ko, Kemba Walker is back. At sa ating huling balita, ito ang pinaka-latest kay CJ McCollum sa ngayon. Siya ay pupwede nang magkaroon ng non-contact drills. Ito ay matapos makita sa CT scan na naghilom na yung kanyang baga. Yes mga sir, matatandaan na siya ay nagkaroon ng pneumothorax kung saan nga bumagsak yung kanyang kanang baga. Pero sa ngayon nga, naghilom na ito. Pero wala pang insaktong araw kung kailan nga siya makakabalik. Kung saan ay magkakaroon pa siya ng evaluation next week. Pero sa ngayon ay pupwede na siyang mag-shooting at magpa-conditioning. At syempre yung kanyang pagbabalik ay malaking tulong talaga para sa Portland dahil siya ay nag-average ng 20 points. Kung saan sa ngayon nga ay hindi maganda ang status ng Portland, may 13 wins sila at 19 losses. Para sa mga fast break balita mga sir, tumutok lang balagi. And as always, thank you for watching. Peace out.